na ng mga necklace of Durant. Ay! Ang Bren Esports. Oo. The Ruby will have a hard time. Totoo. Gusto ko yung nabanggit mo dyan, no? Parang it's all about the anti-sustain. Anti-lifestyle, anti-lifestyle para dito sa Bren Esports. Pag walang sustain ng Ruby, madali, malambot. Malambot talaga. So ngayon, Kuya Rockart, paano to babalagbagin ng Bren Esports na wala yung Khalid? Nawala. Pero kasi meron pa atang pre-practice si Wizking. Ang problema dito, man yung si Lina actually. Si Lina. Si Lina. Ang daming iiwasan dito. Ni Vin. Ni Vin. My gosh. Oo. Pero kasi Kuya Rockart, kung iisipin mo, isa sa mga nagdala ng pangalan na si Lina sa bansa ng MLBB Esports ay nasa Bren Esports. Tama. Si Pew. So, kabisado nila dapat yung galawan niya. Kabisado dapat. Alam mo, yung kaibigan natin si Shinbu na lagi nating binubuat, hindi magsisilay na yan. Libo-libong laro. Libo-libong laro kung hindi dahil kay Pew. Tama yun. At marami din tayong kilala ng mga player na hindi magsisilay na kung hindi nila napanood yung silay na ni Pew. So, dating ka-teammate niya, no? Ni Carl, si Lex. Oh, si Lex. Oh. At saka ngayon, si Vin, napanood niya rin yan yung silay na ni Pew dati nung season 2 ng MPL. Kaya ginagaya OG niya ngayon. OG yan eh. OG si Lina yung si Pew eh. Oo, napanood niya yan. That's why sobrang daming idol ng mga kids. Mga kids. Hindi mo siya tatawagin yung idol ng mga kids kung hindi talaga siya idol ng mga kids eh. Kasi ang story ano, naisip mo ba yung mga ganun? Si Carl Tizzy dati, pare. Oh. Kids pa siya dati. Well, literal ngayon, na kids dati. Oh, well, ngayon, medyo ano na yan eh. Adolescent na siya. Pinanood nating lumaki si Carl Tizzy. Dati, sabi niya, kasi idol ko si Pew eh. Gumanon siya sa interview. Gusto kong gayain yung Lancelot ni Pew. Kaya doon na buo, yun ang dahilan kung bakit idol si Pew ng mga kids. Tama. Oo, siyempre yun naman. Yun. In Saribo, sino ba yung dating teammate nito na napakilimig Lancelot? Sila Payne. Si Payne. Oh. Oh. Diba? Na, kompletos lahat ng experience. Balagbag din. Oo. Yung mga experience nila, lahat dyan. Oo. Nakuha, naaral nitong si Carl Tizzy. Let's see. So, oo. Kumbaga yung mga ano, no, mga ancestral. Pasahan ng knowledge. Pasahan ng knowledge. The ancestry. The ancestry eh. Kumbaga binigay lahat kay Carl Tizzy eh. And itong pero, team na to, kung may laban ang Pinas sa international scene, eto na yun eh. Eto na yun. Eto na talaga yun. Kung kanina, kumbaga, sabi kasi ng Bren, aba, nag-prepare kayo sa Lancelot? Aba! May kala nyo, di ako nag-coklod. You forget kasama nila? Si Coklod. Kumbaga, ginawa ni Coco. Hoy, maraming salamat sa pag-share, Bren. Ganito matulog, tuturuan kita. Tinuruan. Basic. Tapos ngayon, ang ginagawa ni Coco, nantatasa muna. Tinatasaan muna sa bata. Naman yung sa lance. Oo, sa lance. Nasasaan muna. Kumbaga, mapurol ba eh? Mapurol, kailangan tasaan eh. Sana maging sabat yun mamaya. And hopefully, hindi pa to yung huling lance na makita natin. Sana mamaya meron pa ulit. May lance ulit. Sana may lance ulit mamaya. So, Rockart, tama ka dito. I like na pinoint out mo na si Lina ang pwedeng maging dilema dito ng Bren Esports. Bakit nga ba? Yan, no, ang daming iiwasan, magiging busy si Lafew, plus madaming opportunity. Oo. Ganito yun, tol eh. Ano yun? Pag ano Silvana ka, nagko-cometic lance ka, nakatayo ka lang. Ay, tama! Diba? Nakatayo ka, nangingiliti ka, oo. Mas madali kang target. Target. Kumbaga, kahit mag-spiral strangling ka, nakatayo ka lang. So, kumbaga, pinapadali ng Bren Esports dito yung buhay ni Vin. Exactly. Kasi baka hindi kasi tamaan ni Vin eh. Diba? Kawawa naman. Oo, kawawa international naman. International scene to. Diba? Oo, so kumbaga, sabi ni Pew, eto, free target. Parang ganun. Parang pwedeng ganun. Parang sinabi mong ano eh, no? Pinapadali yung buhay. My body's ready. My body's ready, Vin. Atakihin mo to! Bin, para naman tumama yung bahala, Bin. Oh, ganun. Ganun. Tama. Ewan ko, baka maging mahirap, pero tingin natin kasi so far, wala pa namang nagiging biktima si Bin dito sa silina na niya. Oo, kasi nga, kailangan mang tumayo nga muna ni Pew. Kailangan. Oo, so wala pa muna talaga. Mamaya, pag tumayo si Pew, yan, tatama. Kung baka pamigay na, tama ba ako yung rakay? Tama yun. Oo, pamigay. It's a sabi lang. Oh, diba? It's predicted. Ngayon sabi ni Pew, yan, Vin, ganyan, magpatama, Vin. Ganun yung ginagawa ngayon ni Kuya Pew. Laban dito kay Vin. Pero ang gusto ko lang kasi sabihin dito, rakay, tama ka talaga. Kasi itong si Lina pick na to yung kailangan iwasan. Bakit? Ito yung magtitempo sa RRQ eh. Tama ba? Tama yun. Oo. The early game tempo, it's very dependent kung tatama ba yung si Lina arrow nito o hindi. O hindi. Kaya ang gagawin talaga ni Pew dito, tatayo na lang. Papatamahin niya talaga. Tama. Para maranasan ni Bean talaga. Detol. Ganito. Para hindi na maging target yung ibang teammates niya. Ah, may ganun pala yung plano. Tatanggapin niya lahat ng sakit ng mundo. Ipa-frontline pala ni Pew. My God. So, kaya, High level thinking. High level place. High level place. Next level place. The next level place. Oo. So, ganun talaga, Kuya Rockart, ha? 3 minutes.
Ganyan pala ang plano. Demo, sana. Demo, sana. 3 minutes. Wala pa nagkakabalugbugan. Wala pang kill. Oo. Anong ginagawa nung si Lina? Kanina, yung RRQ, balagbag sila kanina, di ba? Super gera, early game. Gera-gera sila kanina. Wala sila ngayong early game tools pag hindi gumagana yung si Lina. So, ibig mong sabihin dito, Kuya Rockart, from early, mid, to late game, eh nasa Bren Esports yun. Parang yun na nga. Parang ganun. Titignan natin. Kasi right now, inaantay pa natin makuha ng Bren Esports ng Turtle na unang laban. Unang laban. Shout out pala kaya Boss Don and Kuya Dina, the next level play ang dalawa kanina. Oo, pero ngayon, para bang ano eh, parang tayo yung na-next eh. Kaya nga. Eh. Ni-next tayo ng RRQ sa taas. De, tol, sakripisyo. Oh. Sakripisyo. Sacrificial play. Sacrificial kasi play. Turtle pa rin yan. Ah, totoo, totoo. Tol, turtle to a cloud. Aba. Lamang. Masakit. Lamang. Lamang tayo doon. So, ang ibig mo sabihin dito, Kuya Rockart, yung trade, okay lang. Even though namatay tayo, may nakuha tayong... Big objective. Gusto ko yung binanggit mo, diba? Dyan. So, sabi natin kanina yun, di ba? Gawain ng Bren tol. Yeah. Sacrifice na isa sa taas para makuha ng turtle o ng torre. Ibig sabihin, equal trade lang. It's an equal trade. Kumbaga sa business, nakuha mo yung equilibrium. Tama. Oo. Kumbaga sa Full Metal Alchemist. Equal trade. The law of equal trade. Ayun. Equal trade lang. Kumbaga, eye for an eye, kumbaga. Eye for an eye. Yun ang mangyayari dyan. Sa Benedetta. Oo. Tama yun. Tama yun. So, ibig sabihin, sa side ng Bren Esports, turtle lang muna, kalma lang muna, even though namatayin tayo, first blood, wala namang natatalo sa first blood eh. Agree. First blood lang yun eh. At dahil doon, nakapag-farm, mas mabilis mag-farm si Claude. Oo. Mas mabilis makapag-gamit dito si Carl TZ. Si Carl TZ, kung titignan mo, Kuya Rockart, nakaano din siya din ngayon ha, Killing spree. So, ibig sabihin dito, talagang gigera ng gigera to. I can do this all day. Ganun yung gagawin niya dito. 5 minutes in at hindi makakuha ngayon yung RRQ. Biruin mo, RRQ, meron silang Harry. Meron silang Joed. Meron silang Selena. Naku po. Naku, ayun na, nag-target practice. Ay! Ay, si Kuya Lasty. Pinaranas lang. Yun lang. Ni Kuya Lasty. Sabi ni Kuya Lasty, teka lang. Para maranasan nyo naman paano makapick. Sayang naman eh, nakakahiya naman eh. No? Oo. Hindi makakill yung si Dina. Oo, pero masakit yun ha. Masakit. Masakit para sa friend. Ang ganda ng ginawa ng RRQ doon. Kaya nga, napakaganda kasi nawala yung control. May control sana, pero hindi na magagamit yun si Pew. Hinahabol kayo. Oh! Araw will not hit kabisado ni Pew yung ganyan. Yung mga distansya ng stand. Oo. Pero Kuya Rockart, kung iisipin mo, yung binanggit natin na Harit, yes. Joed, Selena na gagawa ng place, ginagawa na ngayon ng RRQ. Kumbaga, naghintay lang pala sila ng level. Tama. Ganun yung ginagawa. Hintay din nila mawala yung turtle ni Claude. Ni Claude. Bago sila gumalaw. Oo. Ayan, walang turtle. Nag-spawn na ulit yung pangalawa. And now, kung titignan mo, sabi ng Bren dito, ayaw namin ibigay yung turtle. Here we go. Si Pew ang ejector dito. R7. Now, backs out in Carl TZ. Sino unang makawala dito? That is going to be Lusty. And ayon oh si no, Psycho going low. Pero makakuha siya ng ejector dito. Meanwhile, R7, kumikripwalk mga kaibigan. Doc Rebo, lumalaban na lang dito with the blood. Oh, but Whisking is here with the setup. And oh no, tagilid at amba po dahil Flap TZ and Rebo will fall down. RRQ Hoshi, ladies and gentlemen, getting the upper hand. Sakripisyo na ata kasi kung papansinin mo yung placement ni Carl doon, oo. Nag-iisip siya papasok ba ako o hindi. Ay, naku, nagdalawang isip. At napag-desisyonan na nag-bops na lang siya. Ay, naku, kaya pala. Hindi ko din nang bagets kung bakit, pero feeling ko, call yun ng team na sabi niya, Guy, Carl, wala na to. Oo, lugi na. Team fight na to. Oo. So, on to the next one. So, kumbaga sinabi ng Bren dito, teka lang, Carl, kalma na lang muna kasi magsasacrifice na lang kami. Pag pinilit natin to, baka mapasama pa tayo. Mapapasama pa talaga. Oo. Actually, tama ka, Kuya Rockart. Kasi alam ng RRQ, sinalamang siya sila sa equation na yun. Eh. Ang dami nilang setup pala dito, Kuya Rockart. Yes, and again, pag tumatama nga yung arrow ni Vin, oo. Gagana naman yung plano nila. Gana talaga. Besides sa arrow ni Vin, meron pa kasi sila ditong setup ano doon sa I Am Angry ni Whiskey. Tama. Meron pa silang Zaman Force, meron pa sila ditong ejector na ang dami pang huli. So, lalawang sila pag nakapag-setup sila ng una. Ang mahirap pa dito, walang purify, Kuya Rockart. Tama yun. Yung Bren Esports. So, pag nahuwila ka, titiisin mo yung crowd control. Ang pinili kasi ng Bren Esports dito, mga flicker talaga kasi Action Jackson ang gusto nila. Action Jackson. Oo. So, here we go, Carl TZ. Nag-decide na sila. Lalaban na. Mahuli si Psycho. Saan ka pupunta? And ngayon, si R7 ang next target dito but R7 will manage to survive because of the shields. And oh no, yatap si Carl TZ dito. The Claude. But meanwhile, Flap TZ, one half of the TZ brothers, will
probably take the revenge kill. Pero ayun, si Naribo ngayon buhay pa. Bin buhay pa din. Nako, dalawa dito side ng Bren Esports. Fab, Dizzy, kalate ang buhay dito. Napapalaban one-on-one sila ni Whiz King. Oh no, Kuya Whiz, marunong din pala mag-ruby. Kaya marunong nga din pala. Nako, best pick din pala to. Magaling. Oh my club, oh Pew. Oh my club, napapalaban ngayon. And Carl Dizzy down for the count. Kuya Rockart, anong mga nangyaring trade doon? Mukhang hindi pa rin talaga tapos. Hindi pa tapos. Nalaban pa, napalaban pa sina Cindy dito. And now, Pew Pulado, napakilling spree. Pew, kaya-kaya niya makasurvive dito. Strangling. And isa lang ang mamamatay. 1-for-1. Shin is down. Bren Esports now targeting the third turtle of the game. Literal eye for an eye. Ayun, merong eye na yun ang nangyari, Tol. Pansin mo, yung gold halos pantay. Ay! Halos pantay. Tablado naman pala. So, it doesn't matter. Kahit lamang yung kills, basta yung goal ay importante. Lalawas sila ulit ngayon. Gusto ko yung nabanggit mo, Kuya Rockart, dahil Blazing Duet para kay Cartesi dito. Ayun, ngayon pala ito kagad dyan. Ako po, niyatap siya dito ng mga smart missiles. But Pew, ito pala ang tunay na bida. R7 getting the upper hand with the Zaman forces. Even though pantay yung gold, it is still RRQ Hoshi taking that team fight. So medyo tumagilid ang vapor natin doon. Medyo tumagilid dahil doon isang maling desisyon ang ganap. Bren, pwede ba nang lumaban? Here we go. Napalaban na lang Whiz King dito. And hindi pa kompleto yung necklace of durance kung sakali. Wala pang necklace of durance dito, kaya pwede pang medyo mag-asim ito sa Whiz King. So ibig mong sabihin dito, wala pa tayong pang counter item talaga. At mukhang napalaban pa sina Pew dito sa bandang gitna. Flap Dizzy trying to run away. Tumatakbo mga kaibigan ng dragon ni Flap Dizzy. Nalulugi ngayon. Chumichepi-chepi lang si Flap. Chumichepi-chepi lang. Nalulugi ngayon. Actually, Kuya Rockart, tama ka dito. Without the right items ngayon sa side ng Bren Esports, para bang ma-out-sustain sila ni R7 at saka ni Whiz King. Tama, imposible din na mas matagalan pa itong form ni Carl Teezy right now na hindi pa sobrang dominating nung kanyang Blazing Duet. Kailangan saktuhin pa rin muna. Oo. Sakto dapat lahat. Kalkulado. Kalkulado mo na. Tsaka kung iisipin mo, kailangan din ni Carl siguro nung Deadly Blade. Deadly Blade? Oo. Kasi talagang madami silang regen. Oo. Diba? May regeneration coming in from Whiz King. Kaya nagkakaroon din ng shields mula dito kay R7. So talagang hindi mapatay, Kuya Rockart, ng Bren Esports yung RRQ Hoshi. But then again, sinabi mo nga, hindi ganoon kataas yung kalamangan. Hindi ganoon kataas. Ng RRQ Hoshi. So pwedeng pumalag ngayon ng Bren. Ito, halos dito. 1K, dinidikit ng Bren, Tol. Oo. Let's see. Lumili pa dito, Pew, with the knock-up. Ayun yung... Ayan ako! Kanina ka pa, R7! Sabi dito ng side ng Bren. At ngayon, Whiz King, medyo malalim lang ang side ng Bren dito. Pero I will take that trade, Kuya Rockart. Pero nakotromade din yung RRQ. Si oo! Ang trade ni Shin, doon sa baba, nakuha niya ang gold. Well, balik na naman sa 1.7K, yan labang. Bren Esports right now, talagang holding on for dear life. Holding on for dear life holding talaga, Rockart. And actually, pumilit na ata ang Bren dito sa batang gitna dahil Tempest of Blades andun. BMI out para kay Carl Dizzy. As Psycho will go in with the wild charge. And Vin will take kills after... actually, si Shin ang wala dito pero yatap, ubus ata tayo. Si Kuya Ribo, kakadating lang. Ayan na, lalaban pa rin naman si Pew. Handa pa siya, may skills pa. Kometic Lance, straight and psycho. Aray! Si Ribo lumalaban pa, 2v1! Napalaban na Dr. Isin, Dr. Ribo, Dr. Jones, Psycho, napalaban dito. At, R7, okay, wala na yan, wala na. Nag-zaman po sa angin. Uy, maasim. Aray, yung pala, nag-zaman po. Napaka-asim. Kasama pala sa plano yung mag-zaman force ka sa hangin. It's all part of the plan kasi si Lasty hindi din ready to go for the trade kung sakali. Grabe yung RRQ dito, Kuya Rockart. In all seriousness sa laban na to, sobrang bias natin sa Bren. Siyempre. Pero kung iisipin mo, siyempre. Siyempre. Pero kung iisipin mo, sa side ng RRQ kasi, na-outplay nila yung Bren eh. Na-outplay talaga. Yung ginagawa ng Bren, nagtitake sila ng tempo fights na nagdidikta. Pero ang nangyayari, since na-outplay sila ng RRQ, nababaliwala. Tama ba? Lumalaban pa. Ang problema dito si R7 din, napapabayaan simula kanina. And under the tower, hindi na kaya tisi ni Doc Rebo. Wala pang winter truncheon. Yeah, ubos. Parang it's R7's game eh, no? Kumbaga kung ikaw ang Bren, ang dami mong problema dito, Rakan. Oo. Kanina problema si Psycho. Kanina problema si Whiskey. Si Shin pa ngayon. Ngayon, si R7 din. Ito kasi yung maganda sa side ng RRQ. Lahat sila star player eh, di ba? Lahat star player. Oo. Lahat gumagawa. Si Captain sa gitna na pagkain ng laban, makuha kaya. Ayan, nakuha niya si Bin, pero palit din si Pew. Ako, naku, mukhang susunod na ata si Flap Tizzy. Pero hindi. Baka Flap Tizzy to. Baka Flap Tizzy to. Taking Tol down Shin and Bin. Flap Tizzy gumagawa, Tol. Medyo nahihirapan ng kapatid niyang si Carl Tizzy.
humasalo. Kumbaga kailangan muna ni Carl TC ipasa yung bola. You need a breather. Oo. You need a break. Kumbaga kung si Carl TC dito si LeBron James, kailangan niya muna ipasa kay Dwayne Wade. Yun, nadali mo. Wala muna. Kumbaga Scottie Pippen mode talaga dito Scottie dapat. Scottie Pippen. Si Flop TC, nasa kanya ang bola ngayon. Medyo maalat si Carl TC as of now. Medyo bitin sa tulog. Kuya Rockhart, kaya kung titignan mo, Flop TC, 5-3-2. Siya muna ang superstar. Maximum respect dito kay Flop TC. Stepping up. Oo. Stepping up. Paghirap yung team niya. Ayun. Pag alam niyang binubugbog si Carl TC, alam niya na yun ang opening para may magawa siyang maganda. Kumbaga, kung siya lagi taga-assist, ngayon siya na muna ang pupuntos. Sa ngayon? Kuya Rockhart, siya muna magdadrive. Box in muna siya, medyo ano. Kumbaga, iba muna. Kumbaga, dati pa screen-screen lang siya eh. Dati screen-screen eh, no? Ngayon siya na yung mismo ano eh. Siya na mismo. Kumbaga, kung sa volleyball, siya yung taga-set. Ngayon yun! Siya magsa-spike. Perfect, perfect. Ganun na ganun ang mangyayari dito. Kay Flop, my God, what a play. Siya yung naka-execute kanina eh, di ba? Oo, tama. And again, it's working. Gumagana talaga. Ayun, pwede mo i-execute. Pwede mo ulit tayo lumaban. Nakuha natin yung Lord. Yeah. At saka kung iisipin mo, nagkaka-item na ang Bren. Naku, eto na ba? Download game ba talaga, download Kuya Rockhart? Download game ba talaga? Oo. Kuha ng tore. Lamang na tayo sa gold. Kunti lang yan, pero pwede pa rin. 500 gold ang lamang dito. And Flop TC, the one. Going in, sinet upon. Kita mo yun. Nakita mo. Look at the assist. Nice assist. Alam mo yung out si Flop. Party scene. Bakit easy brothers to? Party easy brothers to. Ganun yung nangyari, Kuya Rockhart. Absolutely. Ang ganda observation nun, Manjin. Kuha na ng tore sa top. Ito pa sa gitna. Ibang klase. Ang lupit wow. ng set ni Flop TC. Parang nag-swap. Oo. Di ba nakita mo yun? Kumbaga, parang Dwayne Wade to LeBron talaga mala-aliyop yung galawan eh. Kumbaga, lahat na ng combo, lahat na ng duo, pinagsama mo. This is it. Parang Stockton to Malone. Yun yung literal na Stockton to Malone. My God. Flop TC to Carl TC connection. The TC Brothers connection, Kuya Rockhart. Lahat na ng duo, isama mo na. Asados duo, pork chop duo. Lahat, name a better duo. The greatest duo. Name a better duo. Then Carl TC and Flop TC. Ibang klase yung pasahan ng bole. Iba to. Ibang klase. Gulat I can't believe it. Biruin mo, sinay ko lang ni Flop TC yung kalaban. Lima yun. Oo. Tapos sabi niya, op. Flop, ay Carl, ikaw naman. Switch. Gumanon eh. Oh, ito, big one. Oo. It's a big fight. Naku, napa-defensive tempest of blades na. Ang RRQ. At ayan na yung setup ni Flop TC. The TC Brothers are in. They're online. And ngayon, napalaban na lang ang RRQ. Oh no. Bren Esports. Mukhang pinapasarap lang lagi ang game number one. It's all part of the plan. Hey. And Carl TC dito. Kumbaga sabi ni Coach Taki, hey you, Carl TC, take the ball. No, then, you take the ball. You shoot the ball. You hit the ball. Then you screen. Give it to Flop. Shoot the ball. Ganun yung ginawa eh. And si Flop, mga kaibigan. Alam ko yung si Wolf. Ganun na ganun. Flop TC. Stepping up to the plate, Kuya Rockhart. Naka-deadly blade na rin ngayon. Uy! Nakinig ang Singapore. Nanonood. I like it. Nanonood si Flop TC dito. And now, Bren Esports, the TC Brothers. Taking down the whole squad of RRQ Oshi. Or Psycho. At na Psycho. Si Psycho pa dito. Set up para dito kay Pew. And now, Bren Esports, there's no going back, Kuya Rockhart. Uy, I'm angry sa wala. Oo. Patay ang germs. RRQ! Sabi yun? Yun sinasabi. Oo, pero pag tinagalog mo yun, ayaw Q! Yun. Ayaw Q. Oo. Kung may banana Q, may ayaw Q. May ayaw Q din. And now, Bren Esports, slowly but surely, taking this game away. Kaya Rockhart, iba talaga yung effort ni Carl TC dito eh, no? Iba talaga. Dumoble yung minutes eh. O ito, pwede pa lumaban? Ito na naman, the dragon is in once again. Rebo pops that blood odd. And ngayon, apat ang side dito ng RRQ Oshi. Pulado kagad! Si Shin, you can't do this to me! Sabi dito ni Carl TC, nakul! Wag na wag kang magliling! Sa Bren Esports, isa lang ang may kaya talagang tumapat ng link dyan. Si Haji Z! Carl TC and Flop TC, the duo, the TC Brothers. Name and more iconic duo.
Kumbaga, pati yung Kardashian sisters, wala rin tapat dito eh. Ano ba yan? Wala rin tapat. Hanggang Instagram lang kayo. Oo, oo, lahat. Kumbaga, itapat mo na lahat ng mga duo na pwede mo ito. Oh. Kahit ang Manjin Butandem, kahit ang Lonin Duno, wala rin. Grabe talaga, tapat ganun kalupit. Kahit ang Lonin Duno, kahit dito sa TZ Brothers. TZ Brothers, yeah. TZ Brothers, too easy for the TZ Brothers, okay. Kuya Rockart. Disiplina na lang, Totol. Disiplina na lang. Disiplina, Marino. Disiplina, Marino. Lana, 10 Beats Productions, I Can't Believe My Eyes, Kuya Rockart. Name a better duo. Wala na akong maisip pa. Wala na akong maisip pa. Salt and pepper. Wala. Yan. Bacon and eggs, wala. Bacon and eggs, wala talaga. Ano pa ba mga duo? Parang wala talaga eh. Wala talaga eh. Ay, nako. All. Ay, kahit si Dora and Boots pa ang itapat mo. Si Boots. Oo. Si SpongeBob, si Patrick. Kahit si kaibigang Woody at si Buzz Lightyear. Ain't got nothing on the TZ Brothers. Yeah, they got a friend in me. Oo, wala talaga. Biruin mo yung pala ang plano. Kanina kasi masyado tayo nagpo-focus kay Carl eh. Kaya nga eh. Nung game man eh, masyado tayo nagpo-focus. Carl only. Oo, Carl only. Pero nakalimutan natin yung kanyang kaibigan. The teammates are real. My God. Kumbaga kahit ang Mario Brothers, ain't got nothing on the... Ay, nako! Oh my God! Ay! Kuya Binya, top 10. Whiskey. Ay, nako, pati si Carl Dizzy na palaban pa dito. And ilaban mo na. It. Kulang pa ang 2x2. Kulang ang 2x2. Ilaban mo na sa 2x2, mga kaibigan. Bren Esports taking game number 2. The TZ Brothers are online. The TZ Brothers are online, my man. Panlaban sa 2x2 eh, no? Kaya pala first pick, Lord. First pick, Lord eh. Tol. Oh. Yung RRQ magpo-focus doon, first pick eh. First pick eh. Uy, first pick daw. Oo nga eh. Hindi nila nakita eh. Nakalimutan nyo, hindi lang si Carl nandyan. Hindi lang si Carl ang magiging main damage dealer. Nang side ng Bren Esports, meron ding plop team.